Ayan, good morning at ito, magibalak tayong pumunta ngayon sa Gilmore, IT area ng Pilipinas, no? Para mag-upgrade ng PC natin. Hindi ako ganun kateki, pero sa tulong ng mga kaibigan, nakabuo rin tayo ng quotation na maganda para sa PC natin. PC build natin, yung papalag-palag sa mga office work, sa gaming, pwedeng pwede rin. Tsaka sa konting production. So, tara, samahan niyo ako. Hello, yan, nandito na kami ngayon sa banda ng Gilmore na. Kaso 10 a.m. pa yung bukasan, kasama ko tong tropa ko, si Pelmac, yung mahusay na nag-quotation. Base pa rin dun sa store na aming tinitingnan. So, pipila kami ngayon dun at maghihintay ng opening. Sana mabilis lang before lunch. Para makita nyo rin yung pag-assemble. A few inches later. Yan po. Nakabili na kami ng unit. Hihintayin na lang kami dito ng sasakyan namin. Pauwi na rin po sa wakas. Tila. Yo, 11 a.m. na po at pauwi kami. Salamat at una kami sa mga nakapasok sa pila kanina. Top 3 kami. Shoutout dun sa mga nag-assist sa amin. Mababait sila. At mabibilis kumilos habang nagbubulihan. So, yun po. Kamaya po ang building ng PC natin. Hintay-hintay tayo. A few inches later. Hi guys! Welcome sa vlog natin at dito tayo ngayon para i-share ko sa inyo yung na-score ko kanina sa pagbili namin yung sa Gilmore ng mga parts ng PC kasi ang balak ko makabuo ng mid-range na PC build. Ito po yun sa tulong ng aking kaibigan. No? So bago lang buuin to ay share ko lang sa inyo kung ano yung mga nabili namin. So simulan po dito siguro sa ating chassis natin. No? Napili ko yung Trensonic Tor model niya. Nakita ko kasi na astig at ma-house niya talaga yung mga parts na nabili natin. Meron siyang red accent. Mamaya yung mga laman pala nito, makikita niyo na lang mamaya kapag na-assemble na, no? Sa ating video. So next naman, napili ko rin itong Asus monitor na ito na VP249. 23.5 inch siya. IPS display na 144Hz ang kanyang refresh rate. Kaya kung gamer ka, ayos to. So, ito rin yung ating GPU GTX 1650 Super. Palag-palag at makakabuo ka ng mga magandang memory sa gaming mo kung ito ay gagamitin mo. So, hindi siya yung pinaka-todo sa generation natin ngayon, pero sulit na to para sa mid-range natin na yun. Okay, sa power supply naman natin mula sa Dark Flash, itong GP650, ang pili natin, wala yung 600 watts, so nag-add lang tayo ng konti. Pero sabi naman niya, talagang sumpa ito, marami naman daw itong mga parokyan. So, tiwala tayo sa nag-asasamin. Shoutout nga pala sa nag-asasamin. Mamaya yung store nila sa description nalagay namin. Napili namin sa board ito, MSI. B450, gaming pro na siya with Wi-Fi. Isang malupit ang motherboard sa panahon ngayon. Kung ikaw ay may mga peripherals na wireless, ito, para sa ito. At sigurado, hindi ka bibigoy na ito. So, napili din namin para sa memory natin ngayon ay itong T-Force Dart ZA. 16GB na yung variant na pinili ko para sigurado walang lag sa build natin. So, next. Para sa ating storage, meron tayong 1TB ng WD Blue. Para sa itong hard drive po, ay para sa mga files natin na pinakatago-tago natin, pinakaingat-ingatan natin. Dito natin nalagay yun. Isa pa sa storage natin, pero dedicated para sa ating application systems natin, yung ating Crucial 250GB SSD. M.2 na siya.
So, para meron din tayo upgrade pack, ito meron, pwede natin itong i-upgrade pa sa mas mataas na GB next time, okay? So, ako kasi yung tipo ng tao na ano eh, na gusto pa rin merong DVD writer. So, nagsama rin ako ng ASUS DVD writer dun sa aking build para sa mga CD sa pag-install at pag-burn sa mga 90s kids dyan. Okay? At hindi siyempre natin dapat kalimutan ang ating processor, Ryzen 5 na 3rd gen 3600. Hindi ka neto bibigyan sa performance. Sa mga nagtatanong nga pala, no, ito yung mas mataas dapat, yung GPU ba o yung processor. Sabi ng mga napagtanong ako ng mga mas knowledgeable, dapat lagi mas mataas yung kakayanin ng processor mo kaysa sa GPU mo. Kaysa yung GPU sa processor. So, yun lang. Sa building natin ng ating PC, stay tuned ka lang sa channel na to. Ito na yun. Buti na lang nandito siya, no? At tingnan natin, excited na rin kasi kung malaro siya at maiano yung mga bagay-bagay na kaya niyang gawin. So, sunod lang tayo dyan, mga kapanid. A few inches later. Guys, ito na yung ating build, no? Natapos natin yung ating mid-range build sa tulong ni kapatid na Ferma. At natapos na namin siya lagyan ng operating system, Windows 10. Office tapos na rin. So, pretty much tapos na kami dito. Ang ginagawa na na-install kami ng games. So, sa susunod na video siguro natin, try natin yung mga performance ng games gamit itong PC natin. No? At, supportahan nyo lang yung channel natin. Ito ay simula pa lang. Marami tayong iba't ibang content, hindi lang sa tech. So, watch out for that. Sa ngayon, bye-bye muna. Peace out.